So what's up mga idol, kumusta po kayo dyan? Welcome nga pala sa akin channel, Chris Ride Motovlog mga idol. So for today, dito pa rin ngayon tayo sa Dowixam Incorporated, Lagao Branch, General Santo City. Mapapansin nyo mga idol, meron po tayo dito Suzuki Raider R150 carburetor po ito mga idol. So ito po yung bagong labas ngayon ng Suzuki Raider R150 na carburetor. Alamin natin yung spot cast installment update from 8,000 to 30,000 na down payment kung magkano na lang yung monthly. Para po may idea kayo kung kukuha na po kayo ng motor about dito sa Suzuki Raider R150 na carburetor natin. Ayan, meron po tayo ditong Suzuki Raider R150 carb. So carburetor po itong dalawang to mga idol. Alamin natin yung updated price tsaka installment update nito mga idol, para may guide po kayo kung kukuha na po kayo ng motor mga idol. The legendary motorcycle ni Suzuki. Meron po sila dito dalawang kulay na dumating. Ito po yung red, glossy black. Napakaganda ng combination nyo mga idol. At meron din po silang itong, ayan, gold tsaka glossy black mga idol, yung combination nya. Ayan, napaka-aggressive ng datingan. Nahin muna natin itong looks niya, itong bagong kulay niya mga idol, yung decals saka yung kulay. Ito talaga yung nabago sa motor na to ngayon. Napakaganda mga idol. Dito na po yung red niya, tapos dito naman glossy black, at meron na rin po siyang stripe dito na red saka white mga idol. Sa ilaw po pala nito, sa headlight niya, naka halogen bulb pa rin, and then mayroon siyang lens na kulay blue dito. And then sa signal light naman dito niya sa harapan ay naka bulb type pa rin po mga idol. Ayan o. Hindi pa rin sa ginawang LED. Pagdating naman sa front shock na ito, napakaganda rin ang front shock na ito. Walang masyadong issue sa front shock natin dito. Tapos medyo may kaliitan pero lumalaban mga idol. Matibay po talaga. So ito naman po yung front fender niya. Walang masyadong design dito tsaka wala na sang decals dito. Okay na okay pa rin. Glossy black na rin po pala ito mga idol. Sa braking system naman po nito, naka hydraulic disc brake po ito, and then naka dual path piston caliper po siya. So mas makapit po yung brake na ito. Napakaganda rin ang design ng plate niya. Ayan, wavy na po siya. Sa size naman po ng gulong nito, 70x90, and then 17 inches pa rin po yung size niya. So napakaganda. Sa kulay naman po ng mugs niya, ayan, naka candy red po mga idol. Napakaganda rin po ng combination ng kulay niya. Ito na po yung bagong decals nila mga idol. Hyper Underbone R150. Red, white, and then black combination mga idol. Meron po sa dito mga stripe na o. Red tsaka white pa rin. Dito na po yung Raider 6-speed na nakalagay. Pagdating kay Suzuki Raider, naka dual overhead cam po yan, naka 4 bulb. So ayan po, yung cooling system po nito, oil cooled pa rin po yung cooling system nito. Siyempre ang kulay ng makina nito, kulay gold pa rin. Yung sa head niya, ayan po mga idol, head. Tapos wala na sa ditong, naka-open po siya dito. So dito naman po yung brake pedal natin, ito naman po yung kickstart natin, hindi pa rin nawala mga idol. Kickstart and then electric start. Pagdating naman po sa muffler nito, meron na po siyang heat guard dito na stainless. Ayan o, pwede kang manalamin dito mga idol. Tapos dito, matte black. Hindi, napakaganda pa rin ang ano nito, ng muffler niya, yung tunog niya. Ito talaga yung the best sa motor na to, yung tunog niya mga idol. Napakapulido. Banda patulis na po dito. Napakaganda pa rin mga idol. Napakasiksing tingnan. So, naka bulb type pa rin po ito. Dito po yung brake light, saka tail light. Dito naman po yung signal light niya. Yung back fender nito, ganun pa rin po mga idol. Ayan o, walang masyadong design. So dito po yung lagayan natin ng plate. Sa braking system po nito sa likod, naka hydraulic disc brake din po, naka single path piston caliper po siya. Size naman po ng gulong niya sa likod ay 80x90, and then 17 inches po yung laki ng mugs niya. Pagdating naman sa stock na sprocket nito, ang size po nito ay 43 teeth, and then sa engine sprocket naman po ay 14 teeth. So dito naman po tayo sa handlebar niya. Makikita nyo, napaka-aggressive ng datingan niya mga idol. Dito naman po sa right side niya, nandito po yung electric start. Sa left side naman po, nandito po yung high beam, low beam, turn signal light, and then horn. Dito po yung ano niya, choke. Ito yung maganda sa Raider 150 na carb, yung design ng instrument panel gauge niya. Stay napaka, ano pa rin, napakaganda pa rin para sa akin. Po yung RPM niya, naka-analog po siya. Dito naman po banda yung odometer tsaka speedometer natin, dito po banda. Tapos yung fuel gauge natin, nandito rin po mga idol.
So ito po yung indicator kapag higher RPM ka na. So pag nakatap ka na, mag-iilaw po ito mga idol. And then meron po itong mode, high speed tsaka low speed mode. Tingnan po yung mga indicator niya mga idol sa high beam tsaka low beam dito po. Ito po yung neutral, turn signal light mga idol, ayan po. So wala po itong gear indicator mga idol. Basta sa reader natin na carburetor, wala po yung gear indicator. Napaka-aggressive ng handling nito, medyo pasub-sub ka. Kumbaga pa-superman ka mga idol. Napakadali lang talaga yung maneuver talaga mga idol, napakagaan lang. Okay na okay talaga itong Raider 150 carb natin. Noon hanggang ngayon, tinatangkilik pa rin ang karamihan mga idol. So pagdating naman dito sa isang Raider natin na gold yung design, dalawa lang po talaga yung kulay niya mga idol. Itong glossy black tapos gold, may konti lang siyang ano, silver, ayan o, Suzuki. Although decals lang naman yung nabago dito, pero tinatangkilik pa rin ang karamihan. Napaka mabenta pa rin dito sa kanila. Palagi nga tong nagkakaubusan nga palagi dito sa kanila mga idol. So ayan, dumako naman po tayo sa Spotcast at installment update nito. Dito pa rin tayo nag-inquire sa Duwixam Incorporated, Lagao Branch, General Santos City. Harapan lang po ito ng Robinson's Mall, Jensen. So ang Spotcast po pala nila dito ay 104,500 pesos mga idol. Para dito sa Suzuki Raider R150 carburetor. So dumako naman tayo sa installment update nito. Kung regular down payment po nito ay 9,000. So sa monthly naman po nito sa 1 year ay 9,885. Sa 2 years naman po ay 5,823. And then sa 3 years naman po nito, 36 months ay 4,468. Ayan po mga idol, i-rebates pa po yan ng 200 pesos. So 4,468 magiging 4,268 na lang to mga idol ang monthly nito sa 3 years kapag maaga po tayo magbayad. Ayan, marami rin nagtatanong kung 30,000 yung down payment natin. So sa 30,000 na down payment nito, para may idea po kayo, nagpa-compute din tayo mga idol. Ang 30,000 na down payment, ang monthly na lang po nito sa 1 year ay 7,799, sa 24 months, 2 years ay 4,612, sa 36 months naman po, 3 years ay 3,549. So i-rebates pa po yan ng 200 pesos. So 3,549 rebates 200, so magiging 3,249 na lang to mga idol kung 30,000 po yung down payment nyo. Mga previous naman po nito, dito pa rin sa Duwixam, free helmet, free jersey, free TPL insurance, tapos meron po siyang 3 years LTO registration. Para po ito sa mga bagong kuha ng motor mga idol, itong 3 years free LTO registration. So punta na lang po kayo dito sa Duwixam mga idol para sa mga karagdagang impormasyon about sa pagkuha ng motor na to. Ma-bill nyo po ito sa cash payment and then sa installment mga idol. Bakit Suzuki Raider 150 pa rin yung kukunin natin mga idol? Unang-una po kasi dyan mga idol, proven and tested na po sa karamihan. The Underbone King, yung handling nito, yung tibay, tapos madali lang i-maintain talaga kasi carburetor po ito mga idol. Tapos yung pagiging niyang agresibo, ayan o, napaka-astig mga idol. So kung may mga ipapa-inquire pa po kayo sa akin ng motor mga idol, comment na lang po sa comment section ng ating video. Please subscribe na po kayo sa ating YouTube channel para lagi po kayong updated sa mga price update, quick review ng ating mga bagong motor. So ayan, Chris Ride Motovlog po, lagi nagsasabi, ride safe po tayo palagi and God bless you all. Thank you! Alam nyo kung bakit napaka-sealable pa rin ng motor na to, napakarami pa rin user. Sakyan natin mga idol, malalaman natin yan. Parang pagsakay pa lang natin, okay na okay talaga itong motor na to mga idol. Sulit na sulit pa rin itong motor na to mga idol kasi ano, madali lang talagang i-maintain ang motor na to. Tapos malakas yung makina, dual overhead cam, tapos yung bilis nito saktong sakto, umabot po ito ng 140 km per hour. Right, motovlog. Hi there.